Hi mga anak, tara't samahan nyo nga ako magluto ng masarap na pork steak dahil nga namimiss ko ng magluto at namimiss na nga daw ni Tatay Elon ang mga lasa ng luto ko. Tara, samahan nyo ako mga anak. Bago nga muna ako magluto ay naghugas nga muna ako ng mga onting hugasan dito sa aming lababo dahil nga alam nyo naman ayoko nang makalat habang nagluluto ko. Kaya't inuna ko muna to. At syempre, nugasan ko na nga rin itong kawali dahil gagamitin ko nga rin siya sa pagluluto. Kaya't ayan, alam nyo ba mga anak na pinalitan na rin namin ang gripo ng aming lababo dahil nga ay nasihira nga dahil siguro na lost thread. Kaya't ayan, pinalitan muna namin ng maayos at bago. Kayo din ba mga anak ay naghuhugas ng lababo pagkatapos nyo maghugas ng mga inyong hugasin? Kasi ako talagang naghuhugas ako. At ito na nga, hugasan ko na nga yung ating 7 pirasong pork chop para nga ating lutuin. Siyempre, ang gagawin ko muna ay pukukuluan ko muna siya para medyo malambot. At ito na nga, nagsalang na ako ng tubig at nilagay ko na rin itong mga pork chop para naman mamaya pag kumulo na ay malambot na siya. Sa pagluluto nga ng ating pork chop ay kailangan hindi mawawala ang sibuyas na puti kahit hindi ko na pinakita sa inyo na hiniwa ko na siya. At inaayos ko na nga hiwain itong mga kalamansay para sa ating ingredients na pork chop. At ito na nga, medyo ata lumalambot na ang ating pork chop kaya mabaliktarin na natin para pantay ang kanilang pagkakalambot at hindi matigas mamaya pag ating kakainin na. Ay, naku talaga, Tatay Elon. Ito na nga, pinipiga ko na nga yung kalamansi at ininom ko na rin siya. Pero joke lang, may mga tinira din ako. Kailangan ko lang talagang uminom ng kalamansi dahil nga tag-ulan na naman at may sipon na naman tayo, guys. Kinuha ko na nga itong pork chop dahil nga natuyo na yung kanilang sabaw at medyo nagmamantika-mantika na. Kahit ilalagay ko na yung ating mantika at igigisa lang natin ng onting-onti yung ating sibuyas. Ayan, pagkatapos niyan guys, ay ilalagay naman natin itong ating pork chop para nga kumapit yung lasa ng sibuyas. Kaya ayan na, ilalagay na natin lahat yung pork chop. Kayo ba guys, ay ganito lang din magluto ng pork chop. Ayan lang kasi yung alam ko na pagluluto ng pork chop hindi gano'ng maarte. Pero, sakto na para sa budget ng ating pamilya. At ayan na nga, hinalo-halo ko na, tilalagay ko na nga itong ating durog na paminta at isusunod naman natin ang magic sarap. Pero mga anak, kung gusto nyo talaga magluto at masarap ang inyong pork chop, pwede nyo naman siyang kumpletuhin sa Ricardo. Ito kasi talaga ay pang budget pamilya lang. At ito na nga, naglalagay na ako ng toyo para mas maging malasa na ang ating pork chop. At mamaya ilalagay na rin natin yung ating kinatas na kalamansi para mag-last pork steak na talaga siya. Isa din sa paborito ni Tatay Elon na ulam itong pork steak, kaya minsan nagre-request siya pag namimiss niya talagang kumain ng masarap. At ito na nga, naglagay na tayo ng 2 basong tubig para sa sabaw ng ating pork steak. At mamaya ay ating patutuyin ng onte. At ito na nga, nilagay ko na yung ating kinatas na kalamansi, kaya last ang pork steak na yan. Guys, titikman na natin yung niluto nating pork steak kasi favorite ni Tatay Elon. So, dapat tama lang yung tingla. Habang si Ina mainay din sa CR kasi kakatapos ng nila kumain, ako na sila kumain. At ayun, naliligo na sila. Titikman na natin ito. Ang sarap. Alam mo yung matamis na maasim, ganun yung lasa niya. And finally mga anak, luto na ang ating masarap na pork steak. Kung titignan nyo kanina, maraming sabaw pero ngayon ay nagmamantika na siya. At ayan mga anak, sa susunod na mini vlog ulit.